Prince the Great here and welcome to my channel. Ngayong gabi, isa na namang pachamyamyam ang inyong matutunghayan. Pero bago yan, taong puso akong nagpapasalamat sa aking mga subscribers na umabot na po sa 976. At kulang na lang po ng 24 subscribers. So sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe to my channel para po marating ko na po ang rurok ng tagumpay na 1,000 subscribers. So please, wag po kalimutan ang pag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. At ulit-ulitin ko po sa mga nakasubscribe, maraming salamat. Ngayon guys, ang ating pachamyamyam, tara na po, samahan niyo ako sa kusina. Tayo na po at magluto. Guys, ngayong gabi, ang ating pachamyamyam ay ang ginataang kalabasa. At ito po ang mga ingredients. Ang ingredients ay ang kalabasa, sitaw, ating sitaw, yan. Maglalagay ako ng alugbate. Yung ating pampalasa sa ating gulay, ang hipon. Yan talaga siyang ginataan kasi dahil sa una-una nating sangkap, ang gata. Yan po. Panggisa tulad ng bawang, sibuyas, kamatis, sili, yung ating asin, at yung ating pangtipla na betsin at paminta. Ating mga ingredients sa ating lulutuin ngayong gabi na ginata ang kalabasa. Start na po tayo. Tayo luto dahil mainit na ang ating lutuan. Kailangan tayo ng konting mantika. Then ang ating bawang. Yan. Bawang, ang ating sibuyas, at ang ating next tamatis. Gisahin lang natin ang ating kalabasa at ang sitaw. Okay, mauna na tayo sa kalabasa. Diba? Kalabasa. Sama ng konti, kalabasa. Saka ang sitaw kasi matitigas sila kaya unahin natin ang matigas. Actually kasi naluto naman sa kanina, almost na painitan lang. Pwede na natin din siyang ihalo or pwede rin mamaya, no? Pero pag ako ay nahalo ko siya sa gitna. Then, sabawan na natin ng tubig. Ito. Yan. At hayaan muna natin mga 3 minutes para makulo lang ang tubig bago natin ilagay ang gata. Yan. Pakuloyin po natin siya ng mga 3 minutes po. Ay, takpan muna natin siya at pakuloyin ng mga 3 minutes para hindi malata o hindi ma-overcook ang kalabasa. Okay guys, mga 3 minutes na siyang kumulo. Yan, makikita nyo kumukulo na. Actually, pwede na natin muna ilagay ang asin. Ang asin. Para ang lasa nyo. Then, after ng asin, pwede na rin po ilagay ang gata. Para lalong maluto ang gata. Yan po.
Tsaka ang natira na lang natin ay ang ating dahon ng alubati at ang ibang paminta. And hayaan lang muna natin siyang kumulo ulit mga 3 to 5 minutes. Takpan lang muna natin siya. Okay guys, ayan na. Balikan na natin siya ulit after 3 minutes na kulo. Pwede na natin idagdag ang ating sili. Ano sili. Para hindi naman na siya ma-overcook. At pwede na tayo magdagdag na. Betsin at ang ating paminta. Tsaka ang ating last na ilalagay ko ay ang alugbati. Ilalagay ako ng alugbati. Halo na natin siya at akpan ulit. Saglit lang, mga 1 minute siguro. Dala po, tsaka takpan lang muna natin siya. Ito na ang ating ginataang kalabasa, pachamiamiam. Yan po, tikman na natin kung ano na ang resulta. Yan po yung sabaw niya. Yes, yan, titigan tayo. Sarap na. At guys, kukuha na tayong sample para maipakita sa inyo kung ano nga ba ang itsura ng ating pachamyamyam ngayong gabi. Kasi ayoko ng overcook. Kaya ito na po ang itsura. Yan po. Kita po ba? Yan. Yan po ang ating pachamyamyam ngayong gabi.